lugar na puro babae lang ang nakatira at mahigpit na ipinagbabawal ang mga lalaki? Tama mga kabaliktanaw. Posible yan. At meron talagang lugar na puro babae lang ang bumubuo sa isang komunidad o nayon. Pero bago natin simulan ng kwento, at kung naligaw ka lang sa aking channel, ay huwag mahihiyang mag-subscribe at tapikin ang kampana para isa ka sa mga unang matitimbrehan kapag may bago akong video kagaya nito. At huwag natin patagalin pa. Simulan na yan. Samburu, isa sa mga nayon ng Kenya kung saan laganap ang kahirapan at kawalan ng trabaho. At ang infant mortality rate o bilang ng mga batang namamatay dito ay nasa 35%. Napakahirap maging babae sa Samburu dahil mababa na nga ang tingin sa'yo. Wala ka pang kwenta kapag hindi ka nagkaanak. At dito rin natin matatagpuan ang Umoa na ang ibig sabihin ay unity. Isa itong nayon sa Kenya na puro kababaihan lang ang nakatira. May layo itong 380 kilometers mula sa Nairobi na kapital ng Kenya. Siguro halos kasing layo nito ay mula Metro Manila hanggang Vigan, Ilocos Sur. Tuloy tayo. Itinatag ito ni Rebecca Lolosoli noong 1990 bilang takbuhan ng mga kababaihang walang matuluyan na naging biktima ng karahasan at kalupitan. Talamak din dito ang pagpapakasal sa mga babae kahit minor de edad pa ito. Mga bagay na ayaw na ng mga kababaihan ng Samburu na pagmamalupit at tradisyon na pagiging sunod-sunuran ng kababaihan. Pero paano nga ba nabuo ang village of Umoa? Ano ang nagtulak sa mga kababaihan ng Samburu para bumukod at magtayo ng sariling nayon? Noon pa man ay napakababa na talaga ng tingin ng mga lalaki sa mga kababaihan ng Samburu. Ultimo karapatan sa pagmamayari ng lupain ay pinagkakait sa kanila, pati na pagkakaroon ng mga alagang hayop ay pinagbabawal din. Basta, kahit anong pwede magkaroon ng babae ay pinagbabawal nila. Itinuturing silang pagmamayari ng kanilang asawa na kung saan kahit ano pwede nilang gawin dito na kadalasan ay kulupitan at pangbubugbog. Isa sa mga kalupitang dinanas sa mga kababaihan dito ay ang sapilitang pagpapakasal kahit na may edad ang lalaki na pikit-matang tinatanggap ng babae. Nagkaroon pa nga ng kaso ng pang-aabuso umano ng mga sundalong Briton sa mahigit na 1,400 na kababaihan ng Samburu. Dahilan para abandonahin sila ng mga asawa nito. At ang pinakamasaklap pa ay ang pagkaladkad palabas at itaboy sa sariling tahanan ang mga babaeng biktima ng pangahalay dahil sa takot ng mga asawa nito na mahawaan ng mga sakit. Dahil sa mga ganitong pangyayari at labis sa pang-aabuso sa mga kababaihan, marami ang nawala ng tahanan at napilitang kung saan-saan na lang matulog. Dito na natin makakilala ang babaeng nakaranas ng kaparehong pang-aabuso at kalupitan, dahilan para maitatag ang Umoa Village na eksklusibo lang para sa mga kababaihan. Siya si Rebecca Lolosoli, pinatatag ng panahon at lumaban para sa karapatan ng mga babae upang matuldukan na ang nakasanayang pagmamalupit sa mga ito at upang magkaroon ng pantay na pagtingin at mamuhay ng tahimik. 15 babae ang Samburu ang unang naging membro ng Umoa. Siyempre, sa pagsisimula ng mga ito ay talagang naging napakahirap dahil kulang ang kaalaman nila pagdating sa buhay-buhay. Kagaya na lang sana ng pagtatanim na maaaring makatulong sa kanila ng malaki. Imbes na umanin ng sariwang gulay at prutas, ang ending eh namimili pa sila sa iba at saka naman nila ito ibibenta. Pero hindi rin ito umubra. Dito lang naisip gumawa ng mga bagay na kung saan talaga sila biyasa. At ayun ay ang paggawa ng traditional craft gaya ng makukulay na kwintas, bangles, anklets at kung ano-ano pa na kanila namang ibinibenta sa mga turista. Maraming tumulong sa mga taga-Umoa para mapaunlad pa ang kanilang kabuhayan. Isa na dyan ang Kenya Wildlife Services. Pero hindi pa rin talaga dito natatapos ang paghahari-harian ng mga kalalakihan. Akalain nyo nagtayo din sila ng sarili nilang village malapit sa mga ito. Pero di rin ito nagtagal. E paano ba naman? Puro kayo hari. Sino lang uutusan nyo, diba? But wait, there's more. Hindi pa rin talaga dito nagpatalo ang mga walang hiya. Nagtayo din sila ng kanilang sariling crafts business para subukang itaboy ang mga turista na makarating sa Umoa. At bilang ganti, alam niyo ba kung ano ang ginawa ng mga kababaihan ng Umoa? Binili nila ang lupain kung saan naninirahan ang mga kalalakihan. O ano kayo ngayon? Kala niyo nakaisa na kayo, no? Naging matatag na ang mga kababaihan ng Umoa at tumaas na rin ang kanilang pagtingin at respeto sa sarili. Isang halimbawa na lang dito ay matapos ang nabigong pagsasampa ng kaso ng mga kalalakihan ng Samburu na umabot pa sa United Nations noong 2005. Na dinaluhan ni Lolosoli
Dahil gusto ng mga ito, nabuwagin ang nasabing village at sinugod na rin si Rebecca ng dati nitong asawa at pinagbantaan pa ang kanyang buhay. Pero lahat ng yan ay nabaliwala at napagtagumpayan ng mga kababaihan ng Umoja laban sa mga gustong sumira sa lugar ng mga babae. Unti-unting umunlad ang pamumuhay ng mga taga-Umoja. Dahil noong 2005, naging 30 na ang kababaihan at meron ng 50 kabataan ang naninirahan doon. At patuloy pa itong nadadagdagan dahil sila na ang naging takbuhan ng mga iba pang naging biktima ng pagmamalupit na malugod naman nilang tinatanggap. At noong 2015, mas dumami pa ang kanilang natulungan. Meron ng 47 babae at nasa 200 na kabataan ang kasalukuyang tumutuloy dito. Nakapagpatayo na rin sila ng sarili nilang paaralan para sa mga kabataan na kung saan malaya sila nakakapag-aral kumpara dati na traditional na nagpapastol lang ang mga kabataan imbis na mag-aral. At para masuportahan ang ganitong mga pangangailangan ay nagbibigay ng 10% ng kita ang bawat kababaihan at ang mga residente dito ay kailangan pa rin magsuot ng traditional na pananamit at mga beads. At good news para sa ating mga kalalakihan dahil kailan lang ay pumayag na silang tumanggap ng mga bisitang lalaki. Pero bawal magtagal o magpalipas ng gabi dito. Tanging mga lalaki na lumaki lang galing doon ang pinapayagan. At kapag sumapit na ang 18 edad ng mga batang lalaki doon, ay kailangan na nilang lisanin ang Umoja. Nagtagumpay ang mga kababaihan na itayo ang kanilang dangal at karapatan. Dito ay pantay-pantay ang turingan ng bawat isa at lahat ay nirerespeto anuman ang desisyon at malayang namumuhay ng tahimik. At dito na nagtatapos ang maikli nating kwento tungkol sa mga kababaihan ng Umoja. Sana ay na-inspire kayo sa maikli nating kwento. At ito ang Mox Balik Tanaw na nagsasabing, ang nakaraan kung minsan ay masarap balik-balikan. Salamat!